Bermonths na! Madalas na namang bibisitahin ng malalakas at nagla-landfall na bagyo ang ating bansa. Kaya dapat laging handa bago pa man dumating ang mga bagyo at malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, at iba pa. Ika nga sa kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Tip number 1, suriin ang mga parte ng bahay, lalo na ang bubong, kisame, pinto at bintana. Kung may sirang bahagi, kailangan itong ayusin agad. Kung may nakaambang pagbaha, iakyat ang mga gamit sa mas mataas na lugar. I-off din ang main switch at circuit breaker upang maiwasan ang disgrasya at pagkasira ng mga ito. Tip number 2, maghanda ng emergency go bag na tatagal hanggang 3 araw. Ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Malinis na tubig para maiwasan ang diarrhea, dehydration at iba pang mga sakit. Pagkain hindi madaling mapanis, gaya ng easy to open goods at biscuits. Siguraduhin lamang na hindi pa expired ang mga ito. Vitamins at gamot para sa lagnat, ubo, sipon at diarrhea. Thermometer. Alcohol. Band-aids. Antiseptics. Bandages at tweezer. Ilagay din ang mga hygiene item tulad ng antibacterial soap, toothbrush at toothpaste, mga ekstrang damit, mosquito repellent, menstrual pads, diapers at wet wipes para sa mga baby. Maghanda rin ng emergency tools gaya ng flashlight, power bank, whistle, kandila at posporo, kapote, tali, portable radio, kumot, listahan ng emergency hotlines ng barangay o local government units, at laruan o comfort objects para naman sa mga bata. Ilagay naman sa isang sealable plastic bag para hindi madaling mabasa ang emergency money, ATM card o passbook, government-issued IDs, ID na may blood type at emergency contact information, family pictures, at mga importanteng dokumento kagaya ng birth at marriage certificate, property at insurance documents, medical records, at iba pa. Kailangang ilagay sa isang matibay na bag at ipwesto sa lugar na madaling makuha ang nasabing emergency go bag. Tip number 3, ugaliin ang maging updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa paparating na kalamidad. Pero ang laging paalala ng mga otoridad, mag-iingat sa fake news. I-follow ang official Facebook accounts ng pamahalaan, kabilang na ang Pag-asa, FIVOX, NDRRMC, Office of Civil Defense, at DOH. Maaari rin i-follow ang official channels ng UNTV News and Rescue. Tip number 4, gumawa ng household emergency plan at magsagawa ng pagsasanay. Magtakda ng ligtas, pamilyar at accessible na meeting place kung sakaling magkakahiwalay bago, habang o pagkatapos ng kalamidad. Sumali sa mga disaster preparedness training at seminar upang magkaroon ng kasanayan at kahandaan sa mga panahon ng sakuna. Tip number 5, higit sa lahat, palaging manalangin dahil ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas.